lessons all over me po. And na thinking about it po now, I'm feeling emotional. And na I feel very grateful po na nakilala ko po si Lord and I joined the retreat po. I'm so happy po na nakasama po ako sa retreat kasi first time ko po nag-retreat. So happy po ako kasi first time kong na-receive, na-experience kung paano po si God ganun. So I'm so happy and overwhelmed. Okay, and grateful. I was happy as well. I felt emotional, overwhelmed, and I'm grateful for being a part of this retreat. And I feel like it's the best moment of my life. I feel relaxed, experienced. I felt unreality. I've experienced a lot of things, mainly good things, because I learned a bunch, a lot of God. Then I've experienced new places to explore. I feel grateful and proud that God entered in my heart. I'm so proud I joined USA Retreat 2020. Love Community Jesus! Ang na-experience ko po sa retreat ko ay na mas napalapit po kay Lord at parang gusto ko na ibago yung ways ko kasi dati parang hindi masyado tama. Kaya gusto ko na po ibago at mas mapalapit kay Lord. Peace yung nalaman na ng puso mo. Also motivates me to learn more and think more about Christ and about what our purpose here while we are living. Ang na-experience ko po, naging malapit din po kay Lord and tumayo din po balay po ko. And araw-arawin ko na po ito. Ang experience ko po for this retreat is I feel renewed po, bago po. Naging bago po yung pakiramdam ko po, gumaan po lalo. And mas na-feel ko po na mas naging closer ako kay God. After the session, I felt determined and I felt like nothing could stop me because I felt the surge of happiness. I felt like the next day, tomorrow, everything would just go well and fine. And yeah. Na-experience ko po, joy po, tsaka po, masaya po kasi po na naging anak na po ako ni God. Parang ang saya ko po nung nakaiyak po ako sa harap ng madaming tao po. I felt happy and safe because I just let it out. I felt comforted by Jesus. Yung sa loob mo po, parang may nagalaw, na weird, na hindi mo ma-explain. I just felt chills, tapos I felt the Lord in me, and show and love of the Lord. Habang pong parang kung nakataas po yung kamay ko, parang kung nakaramdam ko ako ng, parang may pumatong po ng kamay din, parang ibababa niya ko. Parang medyo nagkaroon ng chills ng onti. Masaya po. May joy, may comfort, may peace. Lahat po ng magandang feeling naranasan ko po dito. And naranasan ko po yung Lord. And masaya po. Naranasan ko po yung love, joy, and peace. And yun po na pinagpipray ko po na maranasan na siya lang po talaga yung naging focus ngayong gabi. Masaya. Yung scene na yun, di ko pa napipil yun sa buong buhay ko. Yung alam mo yung feeling na nakikita mo yung iba na paras kayo na nararamdaman. Ganyan, umiyak ka na lang talaga. Hindi ko pa talagang kilala. Pariwara talaga yung buhay ko. Pero ngayon parang gusto ko ayusin na gusto ko sumunod sa kanya. Mas maayos yung buhay ko nakikita ko sa kanya. Masaya rin po, ma-find a way para yun. Na-feel ko po yung presence. Mayroon pa rin nagpa-find ang way po si God na bigay ng experience sa kahit sa mga sinners rin po. Sa mga narinig ko po ngayon, parang isaseryoso ko na po yung paglilingkod ko po ngayon po. Lumuhog yung kalooban ko. Nung lumapit na kami kay Pastor James na upang magpuri sa Panginoon, buong puso ko talaga nagpapasalamat ako kay Lord na nakilala ko siya at saka pinagkatiwala ko sa kanya yung buhay ko. Parang nag-strike sa puso ko na mag-pray na. Then nung nag-pray po ako noon, may binigay na word sa akin si Lord. Ang sabi niya po sa akin na, I did not call you just to play, but I call you because I have something for you. Yun, sobrang saya nung na-experience ko nung time na yun.
pinaka-best experience with Jesus is yung kantahan, kayawan, yung nagbabasa ng Bible. Yun talaga, doon mo talaga ma-experience yung Lord. Yung kagabi, yung nagkantahan, doon ko talaga siya na-experience ng todo. As in, nakaganon ako, umiiyak habang kumakanta si pastor, kasama yung classmate ko. Yung nakaganon lang ako, meron ditong parang something, pero nakapikit ako, pero nafe-feel ko may something dito. Inaano yung likod ko, ang lamig, at di ko lang alam, bigla na lang akong nasasaya at umiiyak at the same. Parang gumaan yung puso ko nun. Grabe talaga yung night time. Pinaka the best experience for me. As in, accept na talaga ako kay Lord. So, ang sarap sa feeling ng ganun. So, love ako ni Jesus. Ang nakatulong itong retreat sa akin, nakatulong siya sa pagbibuild ng relationship with the Lord and kung paano ba natin siya maikilala ng husto. And sa mga pastors and teachers, tinulungan nila kami, ginaid nila kami kung paano ba namin makilala ng husto pa si Lord. Hello, I'm Aison Kelsimon, and what I've learned during this retreat no, is the value and the importance of having a relationship with God. No, kasi without God, magulo buhay natin, we cannot function well, kumbaga. Mag-focus ka sa relationship nyo kay Lord and i-build nyo yung relationship nyo kay Lord. Not only will you have success in life, magkakaroon ka ng peace. Natutuwa din ako kasi because of the bonding sa mga classmates ko. Experience ko sa Amazing Grace ay sobrang saya. At madami akong nakilala na bagong kaibigan. Plus, na-enjoy ko po naman yung mga games. Awad po sa Amazing Race. Masaya po siya, pero nakapagod. Saka yung pinaka-favorite part ko doon yung, ano, yung pasahan ng arena. Sobrang, ano eh. Sobrang saya eh. Yung kahit hari-hari na ka na, pero masaya pa din. Yung best experience ko po with Jesus ngayong retreat, nung day 2, kasi forgiveness is the key talaga. So ayun, that night, ayun, pinergive ko yung taong mahirap. Mahirap siya, mahirap talaga siya, pero kailangan siyang gawin. Tapos yung worship din nun, kasi feel na feel mo talaga yung presence si Lord. Love ako ni Jesus.